Ayun, so good evening guys. Welcome back ulit dito sa ating Palabi Trader na Crypto Koto channel. So pag-usapan natin kung anong meron dito kay Cryptagende natin. So isa siyang massive multiplayer online shooting game. So kung mahilig ka sa mga shooting, and then mataas yung resolution niya, yun yung gusto ko sa kanya. Talagang ito yung mga games na gusto natin kasi gumagamit siya ng tinatawag natin na Unreal Engine 5. So medyo high tech, so high resolution itong bago nating play to earn games na to. So ang maganda sa kanya, ito yung makikita mo na parang snapshot sa mga play to earn modes niya. Meron tayong mga PVP, may player versus environment. So makita mo dito high resolution yung mga graphics na ginagamit niya. And then yung actual games niya, so ipapakita ko din sa inyo guys. So tignan mo to, so pakita ko ng konti sa inyo. Andito yung CEO nila eh. So docs pa, fully docs yung team natin. Ayan o. So ang ganda ng games na to guys. So abangan natin tong si ano, Cryptagende natin. So ngayon, pag-usapan natin kung ano meron dito sa play to earn games natin. So tingnan natin kung ano yung mga roadmap na gusto nilang gawin. And then yun nga, para maabangan natin yung paglabas ng ating games. Kasi yung mga NFTs nila later on, magiging available naman sa ating OpenSea. Okay? So pag-usapan natin kung anong meron dito kay Cryptagende natin at saka yung kanyang Cryptagende Verse naman. Ayun, so bago natin pagpatuloy guys yung ating discussions dito kay Cryptagende natin, so update muna tayo sa kanya. So yung season 1 po niya, yung tinatawag natin na Clash of Gods, maglalabas siya ng 7 na rarity ng ating mga NFTs. Yung level 1 na cards natin, sila yung pinakamataas yung rarity, and then level 7 siya yung pinakamababa yung ating rarity. And then syempre based dun sa levels niya, may kanya-kanyang power din siya. Tapos yung paglabas ng ating NFTs, syempre mas mataas yung probability ng level 7 as compared sa level 1 kasi pinakamataas yung level 1 natin. Tapos later on, pag okay na yung games natin, mag-start na siya, pwede mong i-stake yung ating mga NFTs at tapos mag-earn ka sa kanya ng ating kraya. Tapos pagdating ng actual games, para malaro na natin si Cryptagende natin, ipapalit natin yung mga NFTs natin ng actual na in-game na NFTs naman. So yung mga nakalagay na dito sa mismong game natin. Tapos meron silang whitelisting event. Ayan, so maraming activities tong si Cryptagende natin. May partnership siya kasi dito kay Nico Fishing natin. Meron siyang whitelist giveaway. So 3 whitelist spots. Mag-retweet ka lang sa kanya, mag-join sa mga discords ng dalawa, at then mag-tag ka ng 3 friends. So within 48 hours malabas natin yung ating video, is ibibigay na po nila yung ating mga rewards naman sa kanya. So winners in 48 hours. Okay, so tuloy natin yung discussions dito kay Cryptagende. Ayan, so meron nga, excited tayo dito sa bagong play to earn games na lalabas guys. So MMO shooting games, itong si Cryptagende natin. So ito yung pinaka main na website natin sa kanya. So papasadaan natin kung ano yung mga meron dito na features ng ating play to earn games na to. So maganda yung game na to guys kasi gaya ng sabi ko sa inyo, high resolution yung mga games natin. Tapos ngayon, makita natin yung mga sample na artworks na ginagawa nila. So ito yung mga sample na NFTs na meron dito. Yung iba is yung mga ginagamit nila ng accessories, yung ating mga baril. So later on, yun yung mga pwede mong i-mint naman sa kanya. So bago tayo magpatuloy, as usual guys, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na Crypto Koto channel, and then browse mo na lang po yung mga uploaded na play to earn games natin. Ayan. So meron pa rin tayong mga nare-review dito sa kanya. Check mo na lang yung mga videos natin guys, ha, yung mga bago. Tapos yung ating disclaimer, invest only what you can afford to lose, and then double check, triple check bago mo naman sila gamitin. Okay? Pero itong secret na ganda natin is talaga maganda kasi nga very high resolution. Yung sinasabi ko kanina, Unreal Engine 5 yung ginagamit niya. So marami siyang storylines na nakalagay dito. So pwede mong basahin kasi medyo ano din, medyo mahaba siya. Pero yun nga, ang sinasabi natin sa kanya is shooting game yung ating bagong play to earn games na to. So meron siyang storyline, troubled by the global problem of overpopulation. Ang ginawa ng mga tao, pumunta na lang dito sa Cryptagende Verse natin. So pwede ka dito ano eh, may mag-craft ng mga weapons and tools, then construct various buildings and establish virtual micro civilization. Kasi meron din siyang burst. So hindi lang yung mga PVP, meron din siyang PVE mode dito sa game natin. Okay? So yan yung mga storyline niya. So assisted by blockchain technology. Ang ginagamit nila ngayon is Ethereum-based. Pero nabasa ko sa Discord, meron din sila
yung ating Polygon network later on, pwede na rin siya. So hindi ko lang nakita kung later on si Binance papasok din dito. So Ethereum-based itong si Cryptagende. So mas secure ng konti yung ating play turn game. So ito yung mga stages na sinasabi ko. Meron siyang PVP mode. So may mga ranking dito na ginagawa. Sa PVE mode naman, may mga dungeons. So pwede ka dito by single or multiplayer. So yun yung maganda dito sa PBE. Pwede kayong magsama. So nakita ko merong 5x5, may 16x16. So dito sa burst mode naman niya, okay, so tingnan natin. Enormous open world, parang sandbox style niya. Maximum freedom to create, employ, construct, or design. So PVP mode 2, each player has their own rank points and ranking system. Ayan. So, yan yung mga available na stages po ng ating games. Meron din siya burst mode ulit and then PBE mode dyan. So, yung sabi ko sa inyo, yung proudly built with Unreal Engine 5 high resolution to mga games. So, dapat kahit papano, maganda yung specs ng laptop mo or computer para malaro mo siya ng maganda. 60 frames per second. Meron siya mga technology yung tinatawag natin na nanight. Multiple orders of magnitude increase in geometry complexity. More on designing ng mga games. So hindi natin masyadong kabisado yung mga nakalagay dyan. ZBrush sculpts and photogrammetry scans, di ba? So mga high tech niyan. Meron siya lumen dito, global illumination and reflections. Primary shipping target is support large open worlds running at 60 frames per second. So parang yung ating consoles, di ba? Ayan. Quick sell, mega scans, material library will greatly reduce the development cost and time of the team. Ayan. So high tech nga siya. So andito yung ibang links, ha? Home or dito sa taas, gameplay, roadmap, partners, team, and white paper. Tapos andito yung mga social media. So nabuksan natin yung kanyang Twitter at saka Discord. So meron pa siya LinkedIn kasi nga docs yung yung CEO mismo. So siya nag-explain ng game natin. So gusto mag-subscribe, ilagay mo lang yung email mo dito sa kanya. Okay? So yung pinaka-gameplay natin, ito yung mga nakita natin kanina, di ba? Yung pinakita ko sa inyo. Yung classic na player versus player, may team deathmatch tayo, 16x16. Tapos yung competitive mode natin, 5x5. Ayan, so yung sinasabi sa inyo. And then meron siyang battle royale, which is 60 frames per second nga yung speed ng games natin. And then, high resolution siya. Meron siyang co-op PVE modes sa stage 2. So, may challenge mode siya. And then, meron siyang survival mode. Ayan, ganda ng drawing ng mga NFTs natin. And then, yung burst mode natin. With burst, we will hand the open source creation to our users and let them create their in-game assets. Maganda. Parang yung sinasabi natin na sandbox na game mode niya kanina. Tapos may mga, siguro may mga nakakita na dito yung game impacts natin sa kanya. Okay? So sa roadmap, yan, tingnan natin. Bago tayo pumunta dun sa itsura ng game natin, roadmap breakdown natin, Q2, pre-sale niya. So nag-umpisa na siguro to, no? Kasi pa Q3 na tayo. Art promotional video, demo presentation, close of private financing. So Q3 naman, access na sa burst natin, launch ng most likely coins Kraya, backstory voting, and then in-game content update. By Q4, layer to scaling product, so mag-upgrade pa yung games natin, PBE modes online na by Q4. Tapos by next year, yung burst mode natin, and then coming soon pa yung mga next na update niya. So medyo mahaba yung yung timeline natin sa kanya. Partners, a new perspective of Metaverse. Actually, ito si 1X Labs yung partner niya. So, pwede mong i-visit yan. Tapos, naghahanap din siya ng mga investors. Ayan, so, pwede kang mag-join sa kanila or mga DAO communities or yung mga protocols natin. Tapos, sa team, so, dito wala akong makitang picture pero dun sa YouTube natin at saka sa Twitter, meron naman yung pinaka-CEO. So, andito siya, si Marcos Allison, ayan, si Karina yung isa. And then, andito naman sa bandang baba yung ibang developers po ng games natin. Ayan, so, browse mo na lang siya para makita mo siya. So, white paper, bago yan, pasadaan natin yung social media. So, January 2022, nag-umpisa siya. Meron na siya 16.7K followers. So, meron siya mga big events. So, wait mo na lang, hindi rin sinabi sa atin. Last August 17 to. So, ongoing yung campaign nila sa promotion. Tapos yung game natin, ayan, may mga partnership pala siya dito. Si Cryptagende at saka si Luxpad natin, Luxpad. Ayan. So, marami siya. Oh. May mga 32 collaboration siya. Tapos, andito yung yung CEO natin. So, pakita natin to. Kasi nakalagay na rin lang dito. Ayan.
So yung, ito yung parang concept ng games natin para magkaroon ka ng idea kung paano siya nilalaro. Ayan, so yan yung CEO natin, si Marcos Allison. Okay, so punta tayo doon sa game niya mismo para makita. Ayan. So ito yung pinapakita ko sa YouTube kanina. Ayan o. So grabe yung ganda ng ano, di ba? Ng games natin. First person niya, tapos may parang third person pa, yung baril lang yung makikita mo. Tapos yung tumitira sa mga ano, sa mga NFTs na kalaban. Ayan o. Di ba? So kailangan medyo mataas yung spec ng ano, ng laptop mo pag ano, nilaro mo to para ma-enjoy mo yung ano, 60 frames per second na speed. Ayan. Okay? So yan na mismo yung magiging games natin later on sa kanya. Ayan o. So halos patapos na rin daw yung ano, yung development ng games natin. Ayan o. O. Parang ito yung sandbox concept niya, no? Tapos mayroon siya mga ano, ito yung mga artworks naman yan. Nakita ko dito yung mga baril eh. Mayroon siyang, most likely yun yung mga bibili natin eh. Ayan o, mga baril niya. Okay, so yan yung ano, yung ating game concept naman sa kanya. So may mga baril siya, and then yung NFT. Most likely yan yung mga imi-meet natin later on sa game natin. Tapos sa Discord, binisita ko na rin siya. Andito yung mga ano, yung mga NFTs natin. So mga baril yung mga nakikita ko eh. Ayan, no? Eye of Scald, ayan, season 1. So 'di ba may mga upgrade pa siya. So pwede kang sumali dito sa ano, Discord. So doon sa mga whitelist events nila, so magandang abangan 'yan para mauna ka dito sa game natin. Tapos sa YouTube, meron din siya. Yun din naman yung nakita natin kanina. So Cryptagende, punta mo na lang po siya dito. Okay? So yun yung ating pinaka basic na information sa white paper. So pasadaan natin para makita natin yung, kasi medyo mahaba din yung white paper, pasadaan natin siya. So purpose, what is Cryptagende Verse? Sci-fi adventures and then fundraising. Blockchain, perfect economic model, video game industry, vision, and then roadmap. So roadmap, nabasa natin siya kanina. So nandito yung mga conceptual arts nila. So pwede mong tignan, tapos yung mga storylines. So play to work revolution niya. Ayan. So pwede tayo mag-play to earn dito sa kanya. So core game mechanics, so nandito siya, nakalagay. And then yung mga purpose ng ating white paper. Okay. So nandiyan siya, meron siyang explanation. Ano yung Cryptaverse Gande or Cryptagende Verse natin? So brave new metaverse, so pwede mong tignan. So nandiyan na rin yung mga ano eh, yung mga concept arts nila, Unreal Engine 5. Maganda to kasi Unreal Engine 5 yung ano eh, ginagamit niya na technology. Ayan. So yan na rin yung mga nabasa natin kanina doon sa kanyang main na website naman. Okay? So, pwede mong pasadaan to guys ha, para makita mo. Binabrowse ko na lang siya. So, medyo mahaba to pag babasahin natin siya. Ethereum yung ano, pinaka-main network natin. So, layer 2 scaling solution. Okay. Here's our model works. So, nandyan siya. Meron siya mga, ayan. So, may mga different chests siya. Ordinary, rare. Ayan. So, nandyan yung ano. Yung mga pwede natin. May limited, tapos legendary. So, pwede natin bilhin yan later on. Tapos, several global markets, Ethereum siya, and then yung mga missions ng games naman natin. Okay? So, yun lang naman yung meron sa kanya. So, pasadaan mo ito guys, si Cryptaverse o Cryptagende Verse natin or Cryptagende. So, yung pronunciation natin sa kanya. Tapos, di ba sabi natin maganda siya kasi Unreal Engine yung ginagamit naman niya. So, makita mo sa graphics, ang ganda ng graphics ng ano, ng game. Tapos, yung pinaka-gameplay natin na pinakita naman sa kanya. Okay? So, yun lang muna yung meron dito kay Cryptagende po natin. So, double check, triple check, bago mo po siya pasukin. And then, see you again sa ating next Crypto Vlog.